Good day and good evening sa mga listeners ng aming programa. Pakinggan po natin ang istoryang ibabahagi ko sa inyo. Si Bruno ay masayang umuwi kahapon galing sa Sabong. Uwi-uwi ang 20,000 pesos na panalo niya. Lunes ay back to work na naman siya. Marami ng gawa at mainit ang kanyang ulo. Ang aga-aga ay tumawag pa ang paring Jigo niya at sinisingil siya sa utang na 20 mil. Pambihira, ang aga-aga, lunis na lunis ay nambubwisit ka eh. Sige, dumaan ka sa bahay at may iniwan ako kay misis. Kunin mo ng lahat yon at bayad ko na sa'yo ha, demonyo, Judas. Ganyan lang talaga magmura si Bruno, pero best friend niya ito ang si Jigo. Si Jigo ay binata pa kaya mapera. Matagal na niyang inaasam ang maganda at mistisang misis ng best friend niyang si Bruno na si Laura. Mahilig sa babae itong si Jigo na isang tambay na anak mayaman. Habang nasa daan at papunta sa bahay ng mag-asawang Bruno at Laura ay nakaisip siya ng isang pilyong biro. Nagulat pa si Laura sa biglang pagdating ni Jigo. Pinatuloy nito ang kaibigan ng asawa. Matagal na rin niyang kilala si Jigo at alam niyang mayroong malaking pagkakautang ang kanyang asawa dito. Noong dalaga pa lang siya ay niligawan din siya ni Jigo. Type niya rin si Jigo dahil sa pagkahunk nito. Pero ang mas responsableng si Bruno ang pinili niyang pakasalan. Naging best man pa nila sa kasal si Jigo. Mag soft drinks ka muna, Jigo. Alok ni Laura, sabay ko paglapag ng bote sa lamesa sa sala na nasa harap lang ni Jigo. Mabilis ang mga mata ng binata at huling-huli niya ang eksenang to. Nasipat niya ang kalusugan ng hinaharap ni Laura na hindi na naisip magsuot ng pantakip sa ilalim ng sandong maluwag. Dito pa lang ay tinamaan na si Jigo ng uhaw. Ano nga palang sadya mo? Bakit bigla kang napadaan? Tumawag ako kay paring Bruno kanina para singilin siya sa utang ninyo. Ayaw pa sanang ibayad ni Laura ang iniwang pera ni Bruno dahil kapos pa sila ng pambayad sa tuition ng mga anak at renta sa bahay. Kaya nakiusap ito na kung pwede ay sa Pasko na lang sa bonus sila magbayad. Biglang pumasok sa isip ni Jigo na haluan ng biro ang seryosong usapan. Sinabi ni Bruno na pumunta raw ako dito at magpapaano ka sa akin para makabayad kayo sa utang. Ang biro ni Bruno. Nabigla si Laura at namula ang mukha sa gulat. Natigilan ng mga ilang segundo bago nakasagot. Gago ka ba? Hindi yan gagawin ng mister ko, no? Kahit tawagin mo pa siya. Ang sabi ni Jigo. At tinungo ni Laura ang telepono at idinayal ang numero ng office ng asawa. Hello? Sa kabilang linya ay nabusesan agad ni Bruno ang misis at pasigaw na sinabing, nandiyan na ba si Jigo? Ibigay mo na ang kailangan niya para bayad na tayo sa kanya sa utang. Ganun talaga si Bruno pag nasa trabaho. Ayaw na iistorbo sa sobrang subsob sa trabaho. Nabigla si Laura at nabitawan pa ang telepono. Gusto pa sana niyang linawin ang mga bagay-bagay pero nang maibalik na niya sa tenga ang telepono ay naibaba na ni Bruno ang telepono sa kabilang linya. Tula lang ibinaba ng mistisang misis ang telepono at bumalik sa set sa sala kung saan naghihintay ang cool na palabirong si Jigo. Nanlulumong umupo ang misis sa kanan ni Jigo sa mahabang set ng sofa. Isinandal ang likod at napatingala na lang sa kisame sa pag-iisip. Totoo ba ang narinig niya sa telepono? Mabilis ang takbo ng kanyang isip. Nalilito siya. Binasag lang ni Jigo ang katahimikan sabay sabing, sige na Laura, please. Minsan lang naman to eh. Alam mo namang matagal na kitang gusto. Hindi mo lang ako pinapansin. Katawan ang kailangan ni Jigo
Kaya iyon ang kailangang ibigay ni Laura ayon sa sinabi ng mister sa telepono. At pagkatapos nun, bayad na sila sa utang nila. Ang mga sinabi ni Gigo ay biro lang pero kung totohanin, ay mas okay. Kaya niyang magbiro ng ganoon sa mag-asawang Bruno at Laura dahil matagal na silang magkakaibigan at kilalang kilala ng mag-asawa ang pagkabastos magbiro ni Gigo. Pero si Laura ay talagang nalito na ang isip at naghihintay na lang ng mga susunod na mangyayari. Naiisip na lang niya na baka sobrang nagipit na ang kanyang mister at napapagod na lang sobra sa pagtatrabaho. Walang may tulong sa paghahanap buhay ang mistisang misis dahil nasa bahay lang siya. Iyon lang ang papel niya, ang mag-alaga ng mga bata. Bantayan ang bahay para hindi manakawan at hintayin ang pag-uwi ng mga anak mula eskwela at ng mister na pagod mula sa trabaho. Kung mayroon lang siyang magagawa ay tutulong siya. Ito na ang pagkakataon ni Laura na makatulong sa asawa kapalit ng pagpapaubaya ng kanyang katawan sa kaibigan nito. Tumayo si Gigo at inilakang pintuan. Pagkatapos ay siniguro pang nakasara ang kurtina sa harap ng bahay. Naupo siya ulit sa tabi ng misis ng paring Bruno niya. Nakapikit ang mga mata ni Laura nang sabihing, "Tapusin na natin agad to ha." Sinuyo agad ni Gigo sa labi si Laura, pero ayaw gumanti ng magandang may bahay. Nagtanggal pa ng wedding ring ang misis. Sa pagkakataong to, ay kailangan muna niyang kalimutan ang sinumpaan sa kasal sa asawa. Humaplos ang kumpare sa ibabaw ng kanyang sando na may kasamang panggigigil. Mahinang pigil na boses ang narinig ni Gigo sa misis ng kaibigan. Inalis ni Gigo ang sando ni Laura. Doon niya unang napagmasdan ang kabuuan ng magandang misis ng malapitan. Napakaganda pa rin ang kanyang katawan kahit may dalawang anak na. Makinis, maputi at napaka-sexy. Sa nakikita pa lang ni Gigo ay muntik na niyang marating ang rurok. Muling dumapo ang haplos ni Gigo kay Laura. Alam ni Gigong pinipigilan lang ni Laura ang kanyang boses. Hindi natin alam kung nahihiya lamang siya o ayaw niyang malaman ng kumpare na nag-e-enjoy na siya. Bumaba pa ang kamay ni Gigo at tuluyan nang naabot ang dapat na pare lang kay Bruno. Tuluyang ibinaba ni Gigo ang shorts ni Laura at lumuhod, tsaka ibinukas ang mga binti ng mistisang misis. Sa puntong yon ay hindi na nakatiis pa si Gigo. Napapasara na lang ang hita ni Laura sa kapilyuhan ng kumpare. Hindi niya alam kung saan mapapakapit, kung saan-saan pumupunta ang kanyang kamay hanggang sa napasabunot siya sa buhok ng kaibigan. "Tama na, Gigo," ang sabi niya. Naupo si Gigo sa tabi niya. Kinalas ang sintron at ibinaba ang zipper. Nanlaki ang mga mata ng magandang misis nang mabungaran ang pinagmamalaki ng kumpare. "Grabe yan," ang tanging sabi niya. "Wala pa yan," nakangising sabi ng binata. "Pero masigit yan kay Bruno," at natitigilan niyang sabi. Nagtanggal na ng pantalon ng binata at binuhat papasok ng kwarto ng mag-asawa ang misis ng kaibigan. Inihiga niya sa kama si Laura. Napakagatlabi ng tuluyan ang kanina lang ay nag-aalang ang misis. Lumapit ang binata sa misis at sinalubong siya ng halik at pumwesto si Gigo sa pagitan ng binti ni Laura para tuluyang angkinin ang misis ng kanyang kumpare. Sa puntong yun ay unti-unti nilang natamasa ang pag-iisa nilang dalawa. Hindi matiis ni Gigo ang maging marahas sa misis ng kaibigan dahil na rin sa panggigigil, kaya nagsimulang umuga ng sobra ang kama ng mag-asawa para itong masisira. Napakapit na lang ng maigpit ang magandang misis habang nakayakap ang kanyang mga hita sa bewang ni Gigo para itong nawala sa sarili at tuluyang nadala sa kakaibang alapaap.
Lalo pang nanggigigil si Jigo nang mapagmasda ng magandang mukha ni Laura na nakapikit habang kagat labi dahil sa labis na pagkadala. Maya-maya pa ay hindi na nga nakapagpigil ang dalawa ay tuluyan na nilang narating ang rurok. Dahil sa sobrang nagustuhan ng mistisang misis ang nangyari, ay humalik pa to sa labi ng kaibigan. Napatingin si Laura sa wall clock at biglang naalalang malapit nang dumating ang mga anak niya mula sa eskwela. Dali-daling nag-ayos ang dalawa at nagpaalam na rin si Jigo. Kakaalis lang nito nang dumating ang mga bata. Naging abala na rin naman si Laura sa pag-aasikaso sa mga anak. Paminsan-minsan ay kinukurot-kurot pa niya ang sarili niya pag naiisip niya ang nangyari. Pananginip lang ba yon? Paanong nangyaring ibinigay niya ang sarili niya sa ibang lalaki? Makabayad lang sa kanilang utang? At papaanong pinayagan ng asawa niya na tikman siya ng kanilang kaibigan bilang kabayaran ng 20,000 na utang? Mabilis ang mga oras at dumating si Bruno ng mga alas 10 ng gabi. Tulog na ang mga bata. Tahimik na nagsala ng hapunan ang mag-asawa sa hapagkainan. Walang imikan. Si isip ni Bruno ay trabaho pa rin, samantalang ang kay Laura ay ang malaking katanungan. Mahal pa ba siya ng kanyang asawa? Bakit ipinambayad lang siya sa utang nito? Nagahanap lang siya ng tamang timing para pag-usapan ang nangyari. Hanggang sa magulat si Laura nang nag-ring ang telepono nila. Pinuntahan niya ito at ang nasa kabilang linya ay si Jigo. Hello Laura, pasensya ka na kanina ha. Sinamantala ko yung kahinaan mo. Sana'y patawarin mo ako. Hindi totoong pinapunta ako ni Bruno dyan sa inyo para ipambahid ka sa utang. Mahal na mahal ka ng mister mo. At hindi siya papayag na mangyari yun. Pero yung utang ninyo sa akin, ay huwag mo nang bayaran. Itago mo na lang yung 20 mil. Sa'yo na yan, para kung mayroon kang gustong bilhin, ay mayroon kang magagamit. Pero huwag na huwag mo sasabihin kay Bruno ang nangyari. Papatayin niya tayo. Napangiti lang si Laura. Naisip niya na naisahan siya ng kumpare. Pero okay lang siguro. Nag-enjoy naman siya eh. At nagkaroon pa siya ng pera. Huhugasan na lang niya ang katawan niya. At mamaya ay pwede na naman to kay Bruno. Hanggang dito na lang po ang ating story.